Sabi nga, may nagbabalik ano, dito sa PTV, sa Pambansang TV, para ibahagi ang kanyang kwentong PTV. Isang very artistic at talented former employee ng ating network, ang ating makakakwentuhan. Pero bago yan, panoorin muna natin ito. It's a small world, sabi nga nila. At tila literal na pinaliit na version ng Metro Manila ang ginawa ng isang dating traffic beat reporter sa pamagitan ng kanyang miniature diorama. Huwag niyong ismuli ng kanyang mga obra dahil kuhang-kuha niya hindi lang ang traffic kundi pati ang estilo ng mga kalsada sa EDSA. Mula sa mga lubak na daan, pasaway na driver, hanggang sa road constructions at mga tren at stations, lahat ay detalyado. Madetalye rin ang mga sasakyang inilalagay niya sa kanyang mga obra. Dahil ang mga model diecast na binibili niya, minomodify at pinipinturahan niya para maging hawig na mga nakasanayan nating makita sa kalsada. Tiyaga, talento, malikhaing isip at imahinasyon ang puhunan niya sa paggawa ng kanyang mga diorama. Ginagawa niya raw ang mga ito sa loob ng ilang buwan at linggo. Isa sa pinakamadetalye at matagal niyang proyekto ay ang television tower na kinuha niya ang disenyo mula sa tower ng ating network. Alam niyo ba na minsan siyang naging bahagi ng PTV? At isang experience niya dito sa naging inspirasyon niya sa kanyang sumikat na Metro Manila Diorama. Kilalanin natin siya at alamin ang kanyang hashtag kwentong PTV dito lang sa Rise and Shine Pilipinas. Kaya naman, kasama natin live this morning and dating writer and segment host sa PTV na si Anjun Magnaye. Magandang umaga, Anjun. Hi, welcome Anjun. Back welcome sa PTV back. Na miss ka namin. Magandang umaga sa inyong dalawa. Na miss ko naman si Miss Diane Carrer at syempre ang ating nag-iisang Chival de Benes at Yes. Miss na miss ko naman. Syempre na miss mo rin itong yung dating tahanan na PTV. Pero nakakatuwa itong iyong mga ginagawa. In fact, dito, daladala niyo yung para mga miniature vehicles. Go ahead, yes. May mga school service, taxi. Mm-hmm. At may mga PTV vans na iba't iba ang mga logo pa. Yung inabot ko dati kung ano yan. Basically, yung dating livery ng ating OV van, tsaka kung ano, kasi yan yung ano yung pa yung seal ng People's Television back then na nagsimula ako. I started here in 2013 kasi. Kaya ganyan pa itsura ng logo ng People's Television. Mm-mm. Yes. Paano mo ito na ma-modify? Anong ginagawa mo? So you buy yung mga miniature cars na and then pinipinturahan mo ng bago, ganun ba yun? Yes, basically I basically strip these items into into metal. So basically strip to metal, gagamit ka ng some sort of light chemicals to basically remove the old paint and then you have to basically parang kotse. Parang so, malaking may primer, meron din siyang spray paint, etc. And then dun sa mga parts na hindi mo ma-modify, gagamit ka, you need to be resourceful syempre, either Sintra board or illustration board. Mm-hmm. So 'yan basically makakabuo ka na 'yan kagaya nitong hawak ko. Ayan, nakikita niyo sa TV screen, yung iba mga traffic mga madalas na nakikita natin sa kalsada, school bus, taxi, and ito kagaya nitong hawak ko ngayon yung police mobile. Yes, syempre yung dahil taga PTV ako dati, ayan, kung nakikita niyo sa screen, yung mga OV van ng People's Television. Ayan, yung awa ko ngayon, ito yung police mobile. Yan. Ang galing. Detalyado niya na. Sakto kasi dati kang traffic reporter dito. At saka yung buong kalye na kaya niyang gawin rin eh, di ba? Kabisado na running natin eh. Ano yung naging reaction ng mga tao nung nag-trending tong mga dioramas mo? Because I believe noong time na, I think pandemic yata eh, na-feature ka pa sa iba pang mga malalaking mga programa. Nagulat ako kasi basically hobby ko lang talaga siya. Mm. And it started back when I was in elementary school. Elementary pa, my elementary years, nagsimula ako mag-modify ng mga or mangolekta pala ng mga diecast items. And then suddenly, yun nga, sa pagtagal ng panahon, na-hone natin yung ating craft. And then hanggang sa, nakapag-modify na tayo ng iba't ibang mga sasakyan. And nito nga ang pandemic, syempre, wala mapaglibangan yung mga tao. Nag-post ako ng mga situationers. Situationers talaga sa TV. Basically, mga situationers na makakarelate yung mga tao kasi na-miss natin yung traffic, na-miss natin yung gulo ng kalsada, na-miss natin yung yung paglabas-labas, pag-travel. And yun, nagulat ako, nag-trend siya. And ang dami naka-appreciate nung
nakakatuwa na ang daming nakaka-appreciate itong gantong talento. Ano, eh, talagang kita mo yung effort ano, sa iyong mga kumbaga artwork na ito, sabihin natin, itong obra mo. Ano. Pero nasa bahay mo lang itong iyong mga collection na ito. Dapat ilagay mo ito sa museum. Tama. Balak mo. Kasi ang dami na rin itong iyong mga obra na ito. Hindi naman sa pagano, pero nasa 2,000 na halos yung aking ano, yung aking miniature cars. No? Kasi kahit luma, basta classic yung itsura or maaring relatable sa atin na sakyan na nasakyan ko na dati. So ginagawa ko siya ng miniature version. Like for example, kung pupunta kang Baguio, like this one, yan. Madalas ako mag-Baguio back. Yan ang sinasakyan. Taxi, 'di ba? 'Di ba pag pupunta tayo ng Baguio, ayaw nating maglakad, we need to ride the taxi. So I created a Baguio. Ang galing, no? Well, alam mo, kanina nagkukwento kami ni Anjun, and sinabi nga niya, hindi siya nag-aral to actually make this. So alam natin na it's a gift. Yes. Oo, diba? Kasi considering hindi ka naman architect, pero nagagawa mo to, yung kalsada perfectly nagagawa mo. Kaya anong tingin mo, saan mo hinugot itong gift na ito, Anjun? Kasi ano eh, isa sa mga ano ko, hindi ko natupad na pangarap is yung bukod sa tatlo yan eh, maging ma-involve ka sa media, maging abogado or maging architect. Okay. Siguro yung pangatlo na maging architect. Uh-huh. Yun yung hindi ko natupad. So basically, siguro dito nag-reflect naturally sa talentong ito, yung paggawa ng mga miniature na nakikita mo sa TV. Kasi parang tina-translate mo yung experience mo from a medium na makakaunawa yung ibang tao. Oo. Na may sariling experience. So meron ka na sa land, meron bang water and air? Medyo wala pa tayong espasyo para doon. Masyadong malaki yung kakainin. Pero kung makakapagpundar tayo someday ng mas malaking lugar, di ba? Pwede nating gawin yun. Pwede nating expand yung lungsod natin na maliit, hindi ba? Itong mga gusto mga miniature na mga vessels naman, aeroplano, di ba? No? Something to look forward. Sabi ko nga pwede siya na mag-YouTube ng mga stories niya na. Kasi ang ganda talaga nung lahat ng mga binuo mo sa bahay. Gano'ng katagal mo ginagawa to? Usually, yung isang ganto, depende siya kung nasa ano eh. Depende siya kung nasa mood ako eh. Minsan kasi you just have to follow your mood. Kasi pag nasa mood ka, doon lumilitaw yung sabihin na nating creative juices mo. Parang so, inspiration. Usually, mga ganito, mga 2 weeks. 2 weeks? Mga 2 weeks, meron mga isang linggo. Isang kasi mahirap magpatuyo ng pintura, lalo na kapag rainy season. Talagang kailangan mong patuyuin siya ng matindi para hindi naglalapat yung mga daliri mo doon sa... Tama. Well, punta naman natin ng yung hashtag kwentong PTV, Anjun. Anong pinaka-memorable experience mo dito nung nagtatrabaho ka sa PTV? Basically, no? Simula nung naging production assistant ako hanggang sa yon, nakaranas ako maging producer ng morning show for the Thursday. Yun yung huling assignment ko dito sa People's Television. Siguro hindi ko malilimutan yung mga makasalamuha mo, yung mga taong hindi nakakasalamuha ng iba. Nakakapag-interview ka ng mga malalaking personality, you get to know them, kung sino sila sa likod ng camera at kung paano sila makitungo doon sa mga kasama nila. So, syempre, na-appreciate mo yung bawat mapapanood mo sa TV na hindi ganung kadali yung proseso para mabuo, hindi ba? Yung post from the pre-prod to post-prod, ma-appreciate mo yun eh. And at the same time, sasaludo ka sa ginagawa talaga ng ating mga kasamaan sa media. Well, ngayon naman ay naglilingkod ka pa rin sa bayan kasi part ka pa rin ng isang agency ng gobyerno, ang Philippine Commission on Women, ano? Yes. So, paano nakatulong yung experience mo dito sa PTV para sa iyong gitrabaho naman sa PCW? So, basically, naiba lang yung ating, naiba lang tayo ng bakod. So, basically, nandun tayo sa kabilang bakod in which tayo naman yung, gumagawa ng paraan kung paano tayo tutugon sa mga issue. Or doon sa kung paano natin i-communicate yung mga polisiya at advokasiya na itinataguyod ng ating ahensya. At syempre, di ba, bahagi nun, dahil dati tayong taga-media, yung mga contacts na gagamit natin to somehow expedite it,
para ma-promote natin yung mga advocacy and policies na itinataguyod ang aming ahensya. Mm. Ako, all the best sa Anjun sa iyong career. Yes. Yes. Alam kong marami ka pang mga gustong to pa rin. At marami pa siyang gagawin na dioramas, di ba? Sa mga gusto makakita ng mga diorama mo, you have social media accounts so pwede nilang makita yung mga gawa mo, meron ba? Yes, i-visit lang nila yung ano, no? Yung aking Facebook page, it's Anjun. Tapos sa Instagram, Ajam0120. Sorry, medyo private na tao. Pero pwede niyong makita yung mga public albums ko doon sa aking Facebook page. Pwede magpagawa sa'yo? Ngayon, as of now, hindi pa siya kaya. Kasi wala pa tayong capability to mass produce. But we are doing our very best to actually expand our talent and to hone further our craft. Naisip ko kasi parang gusto ko magpagawa ng mga kotse ko kay Anjun para. Ano ba? Isang kasena yan. Mga. Yeah. Yung tower ng PTV, nagawa mo na yun, ano? Yes, nagawa ko na siya actually. Ayan. Ako, nakakatuwa. And congratulations sa lahat yes, ng iyong achievements at sa iyong mga salamat. Obrang ito. Yes. Talagang kamangha-mangha. Thank you very much, Anjun Magnaya, sa pagbabahagi ng iyong talento Maraming dito. Maraming salamat, Dayan. Ang iyong kwentong PTV.